Igan, kumuha tayo ng update sa kaso ng pulis sa bumaril sa isang babae sa Quezon City. At makakasap po natin si PNP Chief General Guillermo Eleazar. General Eleazar, magandang umaga po si Igan. Magandang umaga sa iyo, Igan. Magandang umaga rin sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. General, nakita namin yung video. Nakausap niyo po itong si Master Sergeant Hensi Zinampan. Anong paliwanag niya? Ba't niya ginawa ito sa isang babae na nakikiusap ng wag saktan, ano? Hindi ko rin na maintindihan talaga, Igan, dahil ako'y nagulat nung umaga kahapon na galing din sa mga kaibigan, sa mga ating media reporter ng DCWV, itong video na ito. At ako'y nagulat, kaya ako'y napatakbo doon. At aking inalam, ano ba yung pangyayari? Actually, base sa investigador, nung una, dinideny niya na may kinalaman siya doon. Buti na lang, meron nag-viral na video na kung saan malaman niya, hindi na siya nakatanggi. So, nagsagawa tayo ng investigasyon na tumawag ako sa director ng Special Action Force kasi nung ma-recruit kasi yan, nung December ng 2006, dyan nag-stay siya ng 9 na taon. Mm. And then, saka nalipat ng additional na 5 years sa PSPG. At kinausap ko rin yung director ng PSPG. Well, initially, wala naman na nakikita tayo na problema sa kanya. Bagamat, alam mo, kahit hindi mo pagbasihan eh, regardless na yung kanyang background o may mga pending cases eh. Kasi yung sitwasyon mismo na nakita natin noong isang gabi, that will show us na talagang sobra ang ginawa niya. Parang manok na pinatay itong lola na nakita natin doon sa video. Oo. At ano daw bang nangyari sa kanya? May pagsisisi ba itong pulis na ito, General? Nagsisisi na at parang maamong tupa. Pero tapos ang lahat, kagaya ng nakita natin, kagaya ng kay Nuesca, na walang pakundangan itong pagpatay na ginawa. Ito'y talagang karumalduman at talagang hindi ka tanggap-tanggap. At ako ngayon humihingi ng dispensa sa ating mga kababayan sa actuation na ginawa ng pulis na ito. Ito'y talagang malaking dagok, malaking kahiyan sa aming organisasyon at sa aming pamilya. Bagamat sinasabi nga natin na kukunti lang or there are only few rotten bad eggs at alam mo, Igan, ako'y labis na natutuwa nga noong isang araw, di ba? Dahil mismong sa programa nyo, pinakita yung mga small good deeds. Alam mo, yung babaeng pulis na nag-breastfeed. Opo. And then merong nagpa-anak sa sasakyan na pulis. Nakakatuwa bilang ama ng aming organisasyon. Tapos kinabukasan, makikita mo itong gato, napapawi lahat ng magandang bagay na nakita natin dahil lamang sa kalokohan at ginawa nitong isang pulis na ito. Ano ho ba mangyayaring kaso sa kanya? Automatiko na ho ba siya matatanggal sa serbisyo, General? Yes, kahapon na ang nag-report sa akin kagabi ang Internal Affairs Service at na-conclude na nila yung pre-charge investigation. At sa ngayon, ay formal lang ihaayin yung admissive case laban sa kanya at may proseso naman po yan. Pero siguraduhin po natin yan na kagaya nung kay Nuesca, sa halalong madaling panahon, masibak na po yung serbisyo. Meanwhile, ngayong umaga pong ito ay ire-refer na yung ating kaso, i-inquest na online o hybrid itong kaso ng murder against him. At siguradong mabubulok yan sa bilangguan. Yan po yung ating tututukan, siguraduhin na yan ay makakuha tayo ng conviction sa kaso na yan para po sa criminal case at doon naman sa administrative case ay para naman matanggal kaagad siya sa serbisyo. Meron bang magiging pagbabago sa pag-recruit po, ano? Yung mga psychological, psychiatric examination ng mga pulis na ito. Kasi dalawa na po ito na biglang talagang pag hinawakan yung baril, naipuputok, General. Igan, tama yun. Alam mo, kaya nga, di ba, yung sinasabi nga natin na itong mga pulis na ito, bahagi ng mahigit 5,000 na natanggal natin serbisyo mula noong 2016. At maganda nga sana, hindi na mangyari na magkakaroon ng ganitong sitwasyon. Kaya nga, doon tayo tumututok doon sa ating maayos na recruitment process na walang padrino, walang palakasan kasi diyan nagsisimula ang korupsyon. Nakita naman natin, talagang tinutukan natin husto yung ating pagsisimula ng ating processing na sinaman natin ng QR codes. And yet, dalawa'y nahuli pa rin natin. Isang asawa ng pulis, separately. Yung isa naman, pulis mismo nahuli natin isang araw. Na ito ngayon ay naghihikayat. Humihingi ng pera para matulungan na makapasok sa ating organisasyon. So, doon ay tututukan natin, kasama na rin yung neuropsychiatric test. Ang pinagmamalaki nito mga pulis na ito or nitong mga sindikato na ito sa paghikayat na magpasok sa pulis, tutulungan nila doon sa neuropsychiatric test. Yun ang napaka-importante, Igan, kasi itong trabaho ng pulis, hindi naman ito kagaya
na ibang trabaho na lang. Kasi dapat dito talaga, psychologically, ay talaga nasa wastong pag-iisip ka dahil pinagkakatiwala sa iyo yung baril na pwede mong gamitin sa hindi maganda sa anumang pagkakataon. Kaya nga, yun ang ating tututukan, yung recruitment pa lang. At along the way, ayun nga, sa kayong kasiigan, ang nire-require natin na mag-undergo ng neuropsychiatric test kung mag-a-apply for promotion or mag-a-apply for mandatory schooling. Mm-hmm. Pero binibigyan natin ang pagkakataon ng ating mga unit commanders through their station health unit na kung may naobserbahan sila na parang emotionally or mentally imbalanced or challenged, dapat ito i-refer for neuropsychiatric test. Sa ngayon kasi, hindi namin kaya na gawin na every year ito ibigay sa 220,000 na person namin dahil sa kakapusan naman at aming limitasyon. Sinisilip din ngayon ang pagdadala ng mga pulis ang kanilang service firearm kahit sila'y off-duty. May kaso rin bang kamakailan na yung isang pulis na inakalang nabaril ng sarili, yung pala napikon sa bunong braso ba, General? Alam mo, Igan, pulis naman tayo kahit off-duty. Lalo ko ikaw pumunta sa bahay, pumunta sa opisina. So may pagkakataon na talagang tawag ng trabaho, magre-responde ka pa rin. Well, ang bottom line kasi dyan, yung bang tamang pulis na tamang pag-iisip, kasi nga meron siyang baril na hinahawakan. Kasi kung tatanggalin mo, malaking problema sa atin yun. Sa mahabang baril o long firearms, tama yun, iniiwan natin sa mga opisina. Hindi po dinadala yan sa biyahe o sa tao. Pero yung mismong short firearms, kagaya nung isa, may permit to carry nga po yung ibang mga kababayan natin . So hindi naman pwede na pulis, tatanggalin natin. Pero yun nga po yung sinasabi natin. Dapat yung magdadala niyan, responsable sa alat-alam niya ang kanyang mga dapat na ginagawa. Kasunod na insidente, ito nag-trendy ang hashtag na pulis ang terorista. Kayo po makipag-usap sa publiko, General. Igan, nakakalungkot. Pero hindi ko man po masisi ang ating mga kababayan. They are entitled to their own opinion, pati sentiments. What we can do is doblehin pa yung aming pagtatrabaho para yung aming objective nga na muli manumbalik at tiwala na ating makabayan sa ating pulis ay patuloy na mangyari. So itong pangyari po, ito isa napakalungkot lalo na sa amin, sa akin. But just the same, ito mga few rotten eggs naman po, ito yung gusto natin tanggalin at gusto ko natin na magkaroon ng mas magandang approach dito. But just the same, para sa ating mga pulisan, tayo po ay huwag maapekto dito. Hindi dapat madistract. At ituloy lang natin yung ating programa. Para sa ating mga kababayan, humihingi po kami ng dispensa. Ako mismo humihingi ng dispensa sa inyo. At sana po, bigyan nyo kami pagkakataon, ipakita namin. Kasi kung ang inyo pong suporta at tiwala ibibigay nyo sa amin, mas maging epektibo kami sa aming pagtatrabaho dahil nga sa cooperation at collaboration natin. At eventually, ang magbibenepisyo naman po ay kayong mga taong bayan sa pagiging mas epektibo namin pagtatrabaho laban sa mga kriminalidad. Maraming salamat, PNP Chief General Guillermo Eleazar. Maraming salamat, Igan. Magandang umaga po sa atin at mabuhay po tayo.